Pananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong numinimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pasamin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Alinama nanakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong numinimot, awa mo'y iulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. At itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. At itinapon na niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa pista.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa at awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ng tugtog ng alpang marilag. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi at walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoon ay Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Emmanuel, hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Nandun na tayo sa second joyful mystery. Yung visitation. Ang salita na dapat nating tandaan ay ang salitang nagmamadali, in haste. Gaano ba kalayo ang Nazareth sa Judea?
o sa kaburulan ng Judea. Ayon sa geography, ito ay 70 miles ang layo. Hindi tayo sanay sa miles eh, no? Sanay tayo sa kilometers. Kaya i-convert natin yung approximately 70 miles ay 113 kilometers. Ang layo nito ay siguro mula Quiapo hanggang Paete, Laguna. Kung familiar kayo sa lugar, no? Laguna. O simula rito hanggang dulo ng bayan ng Bulacan. Ganun kalayo. At ito ay nilalakbay ng 2.5 araw on foot. Wala pong sasakyan doon, kundi mga caravan, mga asno na sinasakyan nila pag nagta-travel, mga baka, yun ang kanilang sinasakyan. At sinabing kaburulan, ibig sabihin hindi sementado. Si Maria na nagmamadaling pumunta sa kabuluran ng Judea, walang sinabing kasama. So, ibig sabihin, mag-isa. More or less, may kasama man pero siguro yun lamang kaakbay o kalakbay. Hindi sa kaparehong lugar pupuntahan para lamang maging safe ang kanilang paglalakbay. Sama-sama sila at sabay-sabay na lumalakad. Wala pong sasakyan noon at mabato. Bakit kailangang pumunta ni Maria sa bundok ng Judea? Dahil ito ang kaniyang nais. Ang dalhin muli ang mensahe at biyaya ng Diyos sa kaniyang pinsang si Elizabeth. Isa po sa napakagandang larawan na aking nakita ay yung kanilang pagtatagpo. Doon sa larawan na yon, sa picture o art na aking nakita, sa likod ni Elizabeth ay isang napakalaking puno na hitik ang bunga. Naglalaglaga na nga yung mga bunga sa dami ng bunga nitong punong ito. At sa likod naman ni Maria ay isang batang-batang puno na namumulaklak pa lamang. Ang ganda, no, ng simbolismo. Na ang panahon ng old at new ay pinagsama upang ipakita na ang Diyos ay timeless. Na ang Diyos ay infinite. Na ang Diyos ay eternal. Hindi natin pwedeng ipasok ang Diyos sa ating oras sapagkat ang Diyos ang may lalang ng oras at panahon kung papaanong ang biyaya ay kaniyang ipinakita. Kaya sa kanilang pagkikita, hindi lamang ito pagkikita ng dalawang babaeng ginamit ng Diyos para sa kasaysayan ng kaligtasan, kung hindi pagkikita rin ng dalawang batang first time pa lang magkakaroon ng koneksyon sa sinapupunan ng parehong mag-ina. Si San Juan Bautista na dineclare, na inacknowledge ang presensya ni Maria bilang ina ng kaniyang Panginoon.
Hindi lamang ito balita ng dalawang babaeng tuwang-tuwa sa biyaya ng Diyos, kung hindi pagkikita rin ng dalawang batang magbibigay ng kulay sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Napakaganda ng dinala ni Maria. Nagmamadali, dinala ang magandang balita at tinulungan sa Elizabeth hanggang 5 buwan siya ay naglingkod sa kanya. Yung availability ni Maria, yung kahandaan niya na tumulong dahil alam niyang ang kaniyang pinsan ay mayroon ng katandaan. Pero siya ay naroon upang hindi lamang ang presensya ng Diyos, kung hindi ang presensya ng kaniyang pagiging tao ay ipinadama na mahalaga. Ang malalim na kahulugan ng Ebanghelyo ngayon ay ang maternal body. Ang mga nanay ang makakaunawa kung ano ang biyaya ng maternal body. Dahil sa nanay ko, dahil sa kaniyang maternal body, ako ay narito. Dahil sa nanay ninyong lahat, kaya kayo nandyan dahil sa kanilang maternal body. Yung simpleng dapat ay sinapupunan lamang ng bata ay naging dahilan upang maging lugar ng kaligtasan ang lahat ng may biyayang magbigay ng anak, ang lahat ng inihanda ng Diyos na magbigay ng anak because of the maternal body ay pagbibiyaya rin ng pagpapatuloy ng kasaysayan ng tao. Kaya hindi lamang siya isang maternal body. Ito po ay transitional space. Transition na ito ay maging pintuan ng kaligtasan. Doon muna inilagay ng Diyos upang makita natin na ang lahat ng kababaihang may kakayahang manganak ay biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Hindi mo siya choice. Ito ay choice ng Diyos. Kaya ingatan mo, mahalin mo, pakaingatan mo. Dahil kung katulad ni Maria at Elizabeth, ganun na lamang ang kanilang pagpupuri sa Diyos dahil alam nilang ang anak na daladala nila ay gagamitin ng Diyos sa kaligtasan. Ang mga anak na daladala ninyo ay gagamitin ng Diyos sa kaniyang misyon. Hindi lamang ito transitional place. Ito rin po ay landmark. Landmark ng ano? Naging teritoryo. Ang maternal place na yan ay naging teritoryo ng divinity
and humanity of God, ang pagka-Diyos at pagkatao ay pinagsama dahil itong bagay na ito, itong parte na ito ay banal na ginawa ng Diyos. Dahil kung hindi iyan banal, kung hindi iyan mahalaga, sana hindi iyan parte ng katawan ng babae. Kayo ang Eva ng panahon. Mahalin, pakabanalin, dahil ang tunay na pagsamba sa Diyos ay rumerespeto sa kaniyang katawan. Ito rin po ay nagiging boundary ng dalawang taong magkaiba pero hindi nagsasama. Ano pong ibig sabihin? Iba ang inyong katawan, iba ang katawan ng batang nasa loob. Ito ay naging boundary ng dalawang tao na magkasama pero magkaiba. Ganon ang misteryo ng Diyos. Tayong lahat ay tinuturuan sa katotohanan na magmahal sa buhay. Tayong lahat sa karanasan ni Elizabeth at Maria ay binibigyan ng pagmomodelo na kung papaanong ang kanilang paghihintay ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth ay nabigyan ng kasagutan at kung papaanong ang pagtugon ni Maria sa bati ng anghel ay nagkaroon ng katuparan. Ganito ang kasaysayan ng kaligtasan. At hindi natin yun pwedeng baguhin. Dahil sa banal na lugar na yan, dahil sa sacred place na yan, sa maternal place na yan, the mantle of Mary's protection, yung mantel ng tiyan ni Maria na siyang nagbigay ng proteksyon upang mabuhay ang bata ay napakalaking biyaya para sa ating lahat. Kaya nga po ang pinakamatanda at pinakalumang prayer para kay Maria ay yung subtuong presidium. Beneath thy trust. At napakaganda po ito dahil 380 nakasulat pa sa Greek papyrus. Wala pang papel, dahon pa lang, na isulat na ng mga unang Kristiyano na sa gitna ng kanilang pangangailangan ng maternal na proteksyon ni Maria, ng makainang proteksyon ni Maria, ito ay kaninalang dinadasal. At sana rin ito ay ating maging dasal sa oras na nangangailangan tayo ng makainang pagmamahal at makainang pag-aaruga ni Maria. At hayaan ninyong dasalin ko para sa inyo. Subtuum presidium beneath thy protection. We fly to thy protection, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, kami sumisilong, Santang Ina ng Diyos.
Huwag mong tanggihan ang aming mga panalangin sa pangangailangan namin. Datapwat, iligtas mo kami sa lahat ng panganib, Birheng maluwalhatit, banal. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalo sa kaniya ng ina ng kaniyang Panginoon. Subalit, ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kaniyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama sa natatanging mga piniling babaeng ito. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa kaming magpahayag ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alaktalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maiahay ng siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, aming ananakop, dusan ang iyong bahayang masdat, abot-abot sa pag-ibig, salat, katarong ay kapos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Alin na Jesus aming ananakop,
gamot, biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarong ay lubos. Tangi kang pagkasa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako, kaming sa ibayay, bagyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, kaming sa iyong bayang bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Sa pag-ibig kang tunay, katarong ay lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako, kaming iyong bayan, masigyang lakas loob, naghihintay namin pagdating mong puspos. Tapos kang pag-asa, O Jesus. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, wag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuptin na.
announcements, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus alang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka.